Shoutout muna tayong mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Caligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliberan, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin na member, welcome po kay Tita Jin Kiperes at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simulan na po natin ang ating kwento. Itong si Toro, gamit ang kakayahan bilang aswang, mabilis itong nagtalon-talon sa mga sanga ng puno ng kahoy at pagkatapos bumagsak doon sa kinaroroonan nitong si Makil. Agad na inalalayan nitong si Toro na makatayo ang kanyang kaibigang Engkanto. Ngunit bago pa sila makabalik doon sa kinaroroonan nila ni Makro, may nakaharang na sa kanila na dalawang anting ngero. Nakangisi pa nga ang mga ito habang hawak ang kanilang mga armas na sibat at espada na gawa pa rin sa mga kahoy. Wika nitong si Toro kay Makil. Kaya mo na ba, Makil? Hindi maaring mapalayo tayo kina Makro. Okay na ako, Toro. Maraming salamat. Nabigla lamang ako sa ginawa ng mga ito. Ngunit pagkatapos pa lamang ng mga sinasabi nitong si Makil, nakita nilang napakabilis nang muling umaatake ang dalawang membro ng grupong Timos papunta na sa kanilang kinaroroonan. Kaya agad na hinawakan nitong si Toro ang bandang likuran nitong si Makil. Wika nitong si Toro. Handa ka na ba, Makil? Gagawin na natin. Ang sagot naman ng Engkanto. Nakahanda na ako, Toro. Tapusin na natin ang mga ito. Matapos iyon, buong lakas na inihagis nitong si Toro ang katawan nitong si Makil papunta doon sa dalawang papalapit sa kanila. Gulat na gulat ang dalawang mga membro ng grupong Timos sa ginawa nila ni Toro. Sa isang iglap, agad nang nakakalapit itong si Makil sa kanila at nagpakawala ng mga pag-atake. Naiiwasan naman nila ang mga iyon. Ngunit mabilis na umigpaw sa iri ang Engkanto at umikot pa ito ng isang beses papunta sa likuran ng dalawang membro ng Timos. At bumulaga naman sa kanilang harapan itong si Toro. At agad na nagpakawala ng mga malalakas na mga pag-atake ang aswang. Ganon din ang ginawa nitong si Makil. Pagbagsak nito sa lupa, doon sa likuran ng dalawang mga mandirigmang Timos, agad na nagpakawala din ito ng mga pag-atake. Sa ginawa nila ni Toro at Makil, hindi na nakakaiwas pa ang mga ito. Sunod-sunod ng tinamaan ang dalawang membro ng Timos na naging dahilan para agad na bumulagta ang mga ito sa lupa. Ang kanilang mga kasamahan na sa mga pagkakataon na iyon kasalukuyang umaatake kina Makro, gulat na gulat ang mga ito sa kanilang nakita. Sa loob lamang kasi ng ilang mga segundo, nagawa ng dalawa na sina Toro at Makil na mapatumba ang kanilang dalawang kasama ng ganun kadali. Sa nakita din nila ni Ringo at Baldo na napatumba agad nila ni Toro at Makil ang dalawang kalaban, nagkakaroon na ang mga ito ng lakas ng loob. Agad na umatake na din ang mga ito doon sa apat na mga kalaban. Ang iniiwasan na lamang ng mga ito na matamaan ng dalang mga armas ang kanilang katawan, lalong-lalo na ang isang kalaban na may hawak na armas na nagtatangan ng mabagsik na lason. Mabilis din na gumawa ng mga usal itong si Amara at muling pinagalaw ang kanyang mga baging. Pilit nitong inabot ang tumatayong pinuno ng grupong Timos. Ngunit bigla itong nag-uusal ng mga orasyon. Pagkatapos, inihampas ang mga palad dito sa lupa ng dalawang beses na naging dahilan para gumalaw ang buong paligid at nalalanta agad ang mga baging na pinalabas ni Amara. Na sa loob lamang ng ilang mga minuto, agad nang naglalaho ang mga ito sa ibabaw ng lupa. Namangha silang Makro at Amara sa kanilang nasaksihan. Unang beses na mayroong nakagawa
sa mga bagay na iyon. Batid din nitong si Macro na inihalo ng mga ito ang kanilang kakayahan sa mga lason sa kanilang mga usal. Kaya ganun na lamang kalakas ang kanilang mga usal na pinalabas. Hindi ito madaling gawin. Dahil napakahirap na ihalo ang iyong mga kakayahan sa lason sa iyong mga usal. Kakailanganin mo pa ang ilang mga taon para magawa ang mga bagay na ito. Ngayon, naintindihan ni Macro kung bakit kinatatakutan ang grupong ito at tinutugis ng mga albularyo. Bukod kasi sa napakalaki kasi ng halagang nakapatong sa kanilang mga ulo, napakadelikado din ang mga ito para sa kaligtasan ng mga tao at pati na rin sa mga engkanto. Nagawa naman nitong si Ringo na makalusot doon sa isa. Nagawa niyang maipitik ang kanyang mga sinulid na naging dahilan para mapupulupitan ang kamay nung isang may hawak na malaking palakol. Nang hilahin na sana ito ni Ringo, biglang nagiging sibat ang hawak nitong palakol na siyang dahilan naman para humulagpos ang pagkapulupot ng kanyang mga sinulid doon sa braso ng kanyang kalaban. Agad na pinakawala naman ang sibat na hawak nito papunta kay Ringo. Kaya nagulat itong si Ringo dahil bawat sa mga kalahok sa paligsahan na iyon ang paggamit ng mga nakakamatay na mga armas. Mahigpit ang batas na dapat nilang sundin. Huwag silang gumamit o umatake na gamit ang mga ito. Sa isip kasi nitong si Ringo, kung tamaan siya ng sibat na iyon, maaaring katapusan na niya. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang nawala ang sibat na iyon sa harapan nitong si Ringo na mas ikinagulat niya. Kaya agad siyang umigpaw. Pakiramdam kasi niya, may balak ang kanyang kalaban na hulihin siya. At tama nga siya sa kanyang hinala dahil biglang nakalipat na ng pwisto ang kanyang kalaban. Doon sa kanyang likuran, nakatayo na ito habang nakahanda na ang armas nito na hawak sa kamay. Ngunit ang sibat na hawak nito kanina, nagiging latigo na naman ito. At pagkatapos walang habas na pinaghampas itong si Ringo, agad na napatalon patras itong si Ringo. Ngunit tinamaan pa rin siya ng mga pagpitik ng kalaban. Natumba agad itong si Ringo sa lupa. Ngunit hindi iyon sapat para matalo siya. Dahil nagulat na lamang ang kanyang kalaban nang makitang nakapulupot na din pala sa kanyang latigo ang mga sinulid nitong si Ringo. At pagkatapos, iilang mga pagalaw lamang ng kanyang kamay, agad na itong nakakalapit doon sa kinaroroonan ng kanyang kalaban. At sa mga pagkakataon na iyon, tuluyang nakagapos na sa katawan ng kanyang kalaban ang kanyang mga sinulid. At nagpakawala agad itong si Ringo ng magkakasunod na mga pagsapak. Wika pa nitong si Ringo na hindi na napigilan ang galit. Pinahirapan mo pa ako, animal ka. Ngayon, tikman mo nga ito. Sapulsa pa nga ang kalaban nitong si Ringo na siyang nagiging dahilan para agad itong bumagsak sa lupa at mawalan ng malay. Habang sila Macro, Baldo at Amara, patuloy na nakikipaglaban ang mga ito doon sa mga natitirang membro ng grupong Timos. Napabagsak na ni Macro ang isa sa mga ito. Ngunit kapalit naman nito, tinamaan din itong si Baldo ng medyo malubha. Kaya napaluhod na sa lupa ang malaking tao habang namimilipit ito sa naramdaman na sakit. Nahihirapan silang patumbahin kasi ang pinuno ng mga ito. Kalaunan, nagawa nila na mahuli naman ang isa pa gamit ang mga pinagsamang kakayahan nila ni Ringo at Amara. Tumulong na din sina Makil at Turo sa labanan. Kaya makalipas lamang ang ilang mga minuto, tanging ang pinuno na lamang ng grupong Timos ang natitira. Tumigil na din ito sa mga ginagawang mga pag-atake sa kanila at wika nito sa kanila. Tama na. Wala nang kabuluhan para lumaban pa ako sa inyo. Wala nang natitira pa sa aking mga kasama. Inaamin ko na ngayon, totoo talaga ang mga balibalitang kakaiba ang lakas ng grupo ninyo. Sumusuko na ako at tinatanggap ko na ang aming pagkatalo. Pagkatapos sa mga katagang iyon,
naglalakad na ito papunta sa kanyang mga kasamahan para paamuyin ang mga ito gamit ang dala nitong buti para bumalik ang kanilang malay tao. Ngunit nagulat si ng Makro sa inaasta ng pinuno ng grupong Timos dahil habang naglalakad ito, hawak pa rin ito ang kanyang armas, kaya agad na wika nitong si Makro. Sumusuko ka ba talaga o may binabalak ka lamang sa amin? Napalingon ang pinuno ng grupong Timos na nakangisi sa kanila. Ngunit bago pa makakilos si ng Makro para tuluyan ng patumbahin ito, biglang nabiyak ang lupa sa kapaligiran at nagsilabasan ang mga ugat ng mga puno. Pagkatapos, agad na pinupulupotan ang pinuno ng grupo ng Timos. Biglang may sumulpot din doon na dalawang mga matatanda na mabilis na nakakapit agad sa mga braso ng pinuno ng grupong Timos. Sina Tatay Abito at Tatay Damaso ang dalawang iyon. Samantalang sina Papa Guryo at Tatay Dadoy patuloy na nag-usal ng mga orasyon para patuloy din na makapulupot ang kanilang mga ugat doon sa mga paa ng Antingero. Pagkatapos itong si Tatay Dadoy, agad na wika nito habang naglalakad papunta doon sa kinaroroonan ng pinuno ng grupong Timos. Sa simula pa lamang ng paligsahan, mahigpit ko nang pinaalala sa inyo ang batas. At isa pa, sumusuko ka na sa labanan, Binjo. Kaya wala ka ng karapatan pa na gumawa ng mga pag-atake. Pantay-pantay ang aking pagbibigay ng batas sa lahat ng mga kalahok o maging sa mga katulad ninyong nagtatangan ng mga kaalaman sa kaliwa. Ngunit sa ginawa mong ito, mananagot ka sa akin. Lumingon itong si Tatay Dadoy doon sa grupo nila ni Makro at muling uwi ka ng matanda. Binabati ko ang grupo ninyong Makro. Maaari na kayong magpapatuloy sa pag-usad. Kami na ang bahala sa grupo ng mga ito. Magsasalita pa sana ang pinuno ng grupong Timos, ngunit agad na dinampian itong si Tatay Dadoy ang noon ito habang nagbabanggit ng mga banyagang salita. Agad na natumba sa lupa ang Antingero. Pagkatapos agad itong nangingisay. Kitang-kita nila ito ni Makro. Bago umalis ang grupo nila ni Makro doon sa lugar, lumapit muna ito doon sa kinaroroonan nila ni Tatay Dadoy at agad natanong nitong si Makro doon sa matanda. Tatay Dadoy, hindi pa rin ba ang mga ito ang tinatawag na lihim na kilosan na sumali sa paligsahan na ito? Sagot naman nitong si Tatay Dadoy habang nakatitig ito kay Makro. Sigurado akong hindi pa ang grupong ito, Makro. Malalakas man ang mga ito. Ngunit pakiwari ko, wala pa sa kalingkingan ang kalakasan ng mga ito doon sa grupong hinahanap natin. Kaya napatitig ito kay Tatay Dadoy. Naisip ng binatang si Makro na kung totoo ang mga sinasabi nitong si Tatay Dadoy, ibig sabihin lamang kakaiba nga ang lakas ng mga iyon. Dahil ang nakakalaban nila ngayon ay kakaiba na nga ang lakas na tangan. Hindi nga madali sa kanila na mapatumba agad ang mga ito kanina. Kung hindi lamang mas magaling ang kanilang grupo kung magkakasama, maaring hindi lamang si Baldo ang masasaktan sa kanyang grupo. Wikang muli nitong si Tatay Dadoy. Makro, mas nakakabuting bago marating ng grupong kilosan ang puno ng baliti, mahahanap na ninyo ang kanilang grupo. Mas mahihirapan kayo kapag unang nakarating ang mga ito doon sa puno ng baliti. Tumango lamang itong si Makro at pagkatapos mabilis na bumalik ito sa kanyang grupo. Samantalang agad din na binigyan ng mga pangunahing lunas nitong si Amara ang mayroong pinsala na kasama nila na si Baldo. Pagkatapos mabilis nang umalis ang mga ito doon sa kakahuyan. Samantalang sa ibang banda naman ng kagubatan, sa hapon na iyon, habang patuloy na umuusad ang grupo nila ni Mauricio, huli na nang maramdaman ng mga ito ang presensya ng kabilang grupo doon sa kakahuyan. Umikot na kasi ang grupo nila ni Mauricio doon sa kagubatan ng sinawahan. Pakiramdam kasi niya
doon sa kabila ang kinaroroonan ng punong baliti. Plano kasi ng mga ito na maunahan ang grupong Kilosan. Ang grupo kasi nila ni Mauricio ay kabilang sa mga ipinadala nitong si Tatay Dadoy sa paligsahan na ito bilang tagabantay sa nasabing grupo ng Kilosan. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, nakakasabayan pa nila doon sa lugar ang grupo ng mga Kilosan. Kaya agad na napatigil ang grupo nila ni Mauricio. Kakaiba kasi ang kanyang mga naramdaman na pwersa. Agad na wika nitong si Mateo. Bakit, Mauricio? Balik tanong naman nitong si Mauricio kay Mateo. Mateo, wala ka bang nararamdamang pwersa galing sa paligid? Kaya sina Ado at Jonas, nang marinig nila ang sinasabing iyon nitong si Mauricio, agad nang nag-uusal na din ang mga ito ng mga orasyon. Ngunit itong si JC, tahimik lamang ito at mariin nang nakikiramdam. Dahil naramdaman din niya ang sinasabi nitong si Mauricio na presensya ng mga nilalang. Ngunit sa ngayon, hindi pa nila maintindihan kung saan galing na mga nilalang ang kanilang naramdaman. Kakaibang lakas kasi ng pwersa ang naramdaman nila doon sa paligid ng Kakahuyan. Pakiwari kasi nitong si Mauricio, maaaring galing sa mga albularyo ang kanilang naramdaman. Pamilyar sa kanya kasi ang mga pwersang ito dahil malakas ang kanyang ama bilang isang albularyo na si Papa Gurio, na kabilang din nga sa apat na mga matatanda na kasama nila doon sa kagubatan ng sinawahan. Agad na wika nitong si Mauricio sa kanyang matalik na kaibigan na si Jesse. Jesse, masama ang aking kutob. Ilatag mo na ang iyong mga orasyon. Gagamitin ko lamang ngayon ang aking mutya ng pusa para mahanap ang kinaroroonan ng mga ito. Tumango lamang itong si Jesse dahil nakakaramdam na ito ng kaba. Batay kasi sa kanyang mga naramdaman. Katulad din sa mga nararamdaman itong si Mauricio, kakaibang lakas din ang kanyang mga nararamdaman galing doon sa mga nilalang. Itong si Jesse, simula pa sa mga binatilyo pa sila ni Mauricio, magkakaibigan na ang mga ito at magkakasama sa mga bakbakan. Ngunit sa paglipas nga lamang ng mga taon, mas lumakas pa itong si Mauricio kumpara sa kanya. Ngunit hindi din mahina itong si Jesse dahil malakas ang mga karunungan nito pagdating sa mga usal at orasyon. Galing ang binatang ito doon sa lugar ng Samar. Napunta ito sa lugar ng Sikihor para dito na sa isla ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng mga orasyon. Pamangkin din itong si Jesse ni Tatay Dadoy, kaya ganun na lamang kalapit na magkakaibigan sina Mauricio at itong si Jesse. Nag-uusal na itong si Mauricio ng mga orasyon para sa kanyang mutya ng pusa. Ngunit makalipas ang ilang mga minuto, matapos niyang gawin iyon, agad na wika nito sa kanyang mga kasamahan. Punyita, malapit ko na sanang mahanap ang kanilang kinaroroonan. Agad na napag-alaman ng mga ito ang aking ginagawang mga usal. Agad na naharangan ang aking ginawang mga orasyon at sa aking paggamit ng aking mutya. Maaaring malapit lamang ang mga ito sa ating kinatatayuan. Kaya talasa na ninyo ang inyong mga pakiramdam at mga mata. Sa narinig ng mga kasamahan nitong si Mauricio, agad nang humanda ang mga ito sa maaaring mangyayari ngayon. Hindi basta-basta ang kanilang makakalaban ngayon dahil ang grupo na iyon ng Kilosan na hinahanap nila.